Good morning. Nga idol, good morning. Nasa Ipswich para tayo, Nature Center. Aga nagising, 3:30. Nagluto muna ng breakfast. But ito lang yung meeting place natin today, no? Oh, sorry, I didn't tell you. We're driving to Stantorf today. Ayan o, yung mga gwapo. Oh, may ano na ako, may permission na ako mag-upload. Pwede na, wala na ka na. Hindi na tayo nakaban. No restrictions. Hindi na siya hindi na siya R18. No. Okay. Rated PG na daw. So yung yun nga, pupunta tayo today sa Stantorf. May mga binok silang mga activities doon. I think apple picking, cheese, lahat. Haven't been there before. Just for your information lang, yung Stantorf is yung place na nag-i-snow lang dito sa Queensland, but unfortunately hindi pa winter, so wala tayong makikita ng snow today. Yan, magbe-breakfast lang muna dito sa may park, and then after that it's gonna be like a 2.5 hours drive from here, and yes, let's go. Second stand, stopover na tayo. Ito yung mga resting spot kapag nagda-drive ka, kasi nga is it Justin? Did you like it? Magto-toilet lang daw, pero yan, makikita mo sa mga daan dito kasi nga long drive yung papunta from Ipswich to Warwick and then Warwick to Stantorf. Ayun si Kuya, oh. Woo! Ang saya, di ba, Kuya? Para nagpunta kami ng Baguio kanina, kasi unfortunately ako yung nagde-drive kaya hindi ko ma-video. So kung may video yung mga kasama dito, hihingi na lang tayo. Pero yan, stopover muna tayo, toilet and coffee. And then tuloy na tayo ng Warwick. I think that's gonna be our next stop over. And then next na yung Sutton Juice dun sa may Stantorf. Tara! So nakarating na rin tayo dito sa first stop natin. No? Yung first destination natin is Sutton Juice. So ayan, may mga apple trees sila dito, ang dami. Walang mga bunga to. Mamaya dun sa kabila, dun sa isang destination natin, which is Nicolette, dun kami pupunta. Dun kami mag-apple picking. But dito, doon, yun. Punta kami dun sa loob. Bibili lang kami ng mga apple juice and apple pie. Kasi kasabihan daw dito yung mga apple juice nila and apple pie. Na talagang fresh na fresh. Exciting. Nakakaw ako ng mga dito, ng mga mansanas. Parang sa Pilipinas lang, mga mangga tsaka bayabas ang ninanakaw. Ayun o, kaso walang bunga. Pero yeah, let's go. Mali pala ako guys. May mga bunga pala yung mga May bunga pala yung mga apple. Ayun o. Kaso mga bata pa. Pero dami. Sarap. Sana libre. Pero hindi, babayaran. Pero hindi yan. Yung apple picking mamaya doon sa Nicolette doon. Doon ko papakita sa inyo yung mga highlights. Cidery Liquor Fresh Fruit Juice Factory. So pala mga, pati pala mga alcohol, yung mga apple ciders ginagawa nila dito. Ayan, ito yung pinaka juice factory, cidery and cafe nila, no. Maliit lang kasi nga remote yung place, pero ang ganda. Natin sa loob, wait lang. Meron pala silang apple juice with lemon, tapos kuha ka ng box dun sa baba. Pili ka ng flavor mo. Tsaka ito. Ate Levy, alin yung pinili mo? Masarap. Ha? Nasa YouTube ka na, sikat ka na. Ito, nasa YouTube ka na, sikat ka na. Say hi to my vlog, ate. Say hello, ate. Paano mo lang pa sa ito si Boss Larnel na gano'n na. Nagpakyaw na siya kagad. Oh. Ang dami. Oh. Ako dalawa lang bibiling ko kasi kami lang naman dalawa ng anak ko. Eh. Okay. Next stop natin is Stantorf Cheese.
And may free cheese tasting and bibili tayo, of course. Usually kapag ka na sa mga outback area ka sa Australia, talagang masarap yung mga cheese nila. Ayun o, no? Ewan ko paano nila din yung baka dun. Si paring Jojo yun. Ayan. Medyo mainit yung sikat ng araw pero malamig din yung ano ng yung ihip ng hangin, no? Kito nyo naman, baryong baryo talaga. And then again, may apple na naman sila. So everywhere you go, ang daming mga apples. Alright, so ito na po sila, pumipili na ng mga ano, ng mga keso. Ruby? Ay, kaya pala mahal eh, kasi yung brand, Ruby. So ito, Stamper cheese na, iba-ibang kasi mga cheese nila, meron silang, ano yun? Hindi ko rin alam kung anong kasi mga cheese eh, pero iba, parang mga blue cheese, ayun o, inaamag na. Pero mukhang masarap, may feta, lahat, ayun. Alright, so ito yung mga types of cheese nila na Nova, Feta, Tight, Pepper. Tapos pero pinaka the best yung ay! Delikado. Ayan po, taste nyo. Sige, tirayin nyo na. Ayan, tirayin nyo na yung cheese. Susubukan namin. Guys, tinikman namin yung mga cheese, no? Ito sa inyo. The more na may amag sila, the better. Jay, mangiga na. Okay. Masarap. Sobra. Sige, sirayin nyo. Kuya, try mo mas maamag. The more na may ano siya, na-age siya, the better. Ayan, ayun mga tropa, oh, tinatry nila. So, yun know, oh. Pito ko sa inyo. Ayan o. Parang lang cheese, no? Ganun ba? Parang cheese lang. Ano pre? Ayos? Masarap? Ito, I'm tasting Ruby. Ruby, okay? Ruby. Ay, Ruby. Ayun si Ruby. O oh, ano? Ano mas... Lasang dagat. Ako ma, yung malabang lasang malujan. Hindi, Ruby talaga ako yung pangalan. Ruby nga, ay no, Ruby. Ito, oh. Tikman mo ito. Si Nova, ayaw mo. Ayaw ko yan. Nova Villa. Ito, ito. Peta. Kumuha din kami. Mas kaya, try mo natin. Yan, masarap. Nag-enjoy sila. Thank you so much. Ito pala yung mas marami. So ayun yung mga types ng cheese, oh. Yung mga inaamag, oh, sarap. No. So yung mga kids didik na sila and tatry nila. Ito si Joyce. Ano? Review, Joyce. Ayos? Ano ba lasa ng may amag? Amag, te. Lasang dagat. No. Alright. Next up naman. Ito medyo ano? Si Princess Sarah. No, it's Castle Glen. Castle talaga siya na hindi ko alam. Parang bentana ata ng halak sa loob. Pero mukhang castle. No? So, ayan siya. It's funny. Ano, tirik na tirik yung araw. Like it's ano, tanghaling tapat. Pero malamig. Yung simoy ng hangin. But yeah, ayan o. Castle Glen. And then, pagkita ko lang sa inyo kung ano yung nandito sa tabi. Literally, parang mga ano, every farm dito, walang mga bigas or walang mga mais na. Except sa mga tinaanan natin. But mostly, it's either mga grapes or apple. And then talaga napaka-remote ng ano, area. Yeah. So, ayun yung mga family natin dito na nagkukulitan na. Puro tawanan silang kukulit. And, sabi ko picture, hanggang ngayon, di pa sila nagpipicture, ayun o. Pahala kayo! Okay.
Right, so dito naman tayo ngayon. Ito lang yung apple picking sa Nicoletti. Yan ang daming apples. Meron kami may sarili yung bag. Fresh namin sa lang. Yeah. We're about to get very quiet here. Not very scared. Kasamahan namin. Tara. Yeah. No, but that's the entire group. We're not missing anyone. Yeah, I think so. From at least from our group, yeah, I can say yeah. Body system. Okay, no worries. So I will take you guys to a block. On the way there, I will talk a little bit about what we do here all year round. If you guys have any questions on the way, just ask me straight out. It makes it a bit easier for me. But yeah, otherwise, I'll just talk a little bit about what we do. All right. Cool. Let's go. Did you guys have a long trip, or are you living locally? Yeah, from Brisbane. We had a fair few people from Brisbane. Yeah, that's good. All right. So this orchard was founded in 1950, so it's a bit older than 70 years. We grow 9 different varieties in this orchard, and the one we're picking today is called Royal Gala. Royal Gala is the first variety we start picking every year, so it's the oldest variety. I don't know, hard situation with the weather, so we're usually about 4 weeks behind this year in our season. Going on to the next one, but that's just what it is. Hi, sorry. We had a very wet year last year, so the trees were struggling, they were drowning, the water was just not quite fast enough. And then it turned very hot and very dry very quickly, so all of a sudden we didn't have enough water. And the trees were kind of putting all their energy into staying alive and not putting it into growing an apple. So, but yeah, 4 weeks late now, they finally came on and we can pick something. We are one of the smallest orchards in the area. We are on about 100 acres and have about 100,000 trees. It sounds a lot, but in orchard terms, it's quite small. As you can see, our entire orchard is covered in hail netting, so all the netting you see above is for hail. It does help against birds, but the main reason is hail. We do get a fair few hailstones and stands up every year, and it would be quite devastating if we didn't have this up. When we take them off, you gotta imagine if you have 5 of these sitting here and then 5 of this in this size, yeah, the tree couldn't support it, yeah. So that's why we go around and take them off. Poor babies. At the end of the day, they get mulched in and turn into fertilizer basically and go back into the tree, so it's not you can eat it anyway, right? It's hard. it's pretty sour. Yeah. Asin. When it comes to picking, apples are pretty much like any other fruit. The nicer the color, the nicer and sweeter it will be. So if you can, try and only pick the nice red ones like this one and stay away from the green ones, because they will take another week or two before they come on in color. When we're picking, very important too, please don't go long and rip on the apple, because it won't come off. Plus, you can see I'm shaking the entire branch, and the risk of apples falling to the ground is pretty high. We are not allowed by law to pick. If we want to
everyone can have a look, please? Can everyone just push, have a quick look, real quick, please? Alright, so again, don't rip on it. The easiest way to pick an apple is literally just lifting it up from the bottom and it comes back. Oh. Amazing! I thought of like twisting it like this, right? It comes right off. Right. Another important thing is because you will get a lot of apples that are in bunches. And the problem is they are supporting each other. So if you pick one, the other ones will most likely fall. I need to find an example. Basically, if you find a bunch, you need to pick them all at once. So there's two here that are supporting each other. Just pick them both at the same time. And you're right to go, okay? Yep. Okay. One last thing, coming back to buds. The entire tree is covered in these little pointy things. There's one here, there's one here. They're all over the tree. This little bud contains our entire crop for next year. So this little bud in springtime will turn into 5 flowers and then into 5 apples. If you break this off, it will not grow back, okay? So be careful when you're picking to not break this off, because otherwise we're not picking anything next year. All right? Yeah, clear. If you guys have any more questions, now's your chance. Otherwise, yeah, spend as much time in here as you want. Oh, ayan. Ano, kuya? Ano, master? Magpakalasing tayo dito. Tirayin muna natin bago tayo bumalik doon. Yeah, tapos sabihin mo, wala tayong napitas. Hindi matamis, di masarap ka. Ilibri pa to. O, di ba, nakukuha na tayo nito. Tapos, hindi, kainin natin yung kaya natin dito. Tapos hindi na ako kain, busog pa ako eh. Hindi, tapos pagbalik doon, huwag na tayong bibili. At talagang na ng hali. Di ba? Oh. Kumain ka lang ng konti, eh, no? Sapin. Tapos, hindi na tayo magbusog. Magnakaw tayo ng mansanas. Magnakaw tayo ng mansanas. Samahan ng mga magnanakaw ng mansanas. Nangunguha ng mansanas. Ito, libre na naman pala nga kumain. Hanggang gusto mo. So yung discarte ko, kakainin ko lahat ng pwede kong kainin. Hindi ako bibili. Magpakubusog na ako. Tapos pagbalik ko dun sa opisina nila, sabihin ko di matamis, di masarap. Kaya di ako bumili. Dami. Tirayin ko pa yan. Ha? Punong-puno sila o yan o. Tirayin ko sila. Tara. Picking! Alright, next stop natin is Strawberry Farm naman. Para sa Baguio lang. Sa may Dagat. La Trinidad Benguet. Ito, ewan ko. Kanina medyo malamig pa yung simoy ng hangin. Ngayon iba yung tirik ng araw. Sobrang init. Anyway, summer naman sa Australia, so kahit naman ito yung part na nag-use nung sa Queensland, still, if it's summer, it's still good summer. At ayun, yung mga strawberries. Ngayon pala, nagpipick na si Seth. Kala namin din ako yung magpipicking. Pero yan. Currently, yung mga friends namin, they've decided to still pick. It's not too late anyway, isn't it? Mijin! Pati ka ma! Ito si Copper Day, yung may-ari ng farm. Mm. Eh, pinamili niya lang dahil sa dami ng pera niya. Pasensya niya na po siya, hindi po niya alam ang kanyang sinasabi. Kinukuha na lang namin, yung libre. Hirap pa lang may barkadang ano. Milyonaryo. Siya po, last time, nilibre niya tayong bangka. Oh. Di ba? Malit dati yung tiyan ko, ngayon malaki na dahil sa kanya. Kasi po, puno-puno ng apple. Kinikilo ako eh. Pinapakilo ako ni Kuya kanina. Sino ang pambansang bayani ng Australia? Mr. Connor. Eh, paro ko sa Pilipinas siya. Anong pangalan? Nulfo Mangkanor Connor. Pera. Huwag niyong kalimutan si Kaferdi. Hari ng baby oil. Okay. So nandito na tayo sa western border ng Queensland and New South Wales. If you remember dun sa last vlog ko, noon nandun kami sa may Gold Coast. Ano yun? South side naman ng border. Papakita ko sa inyo. Para mas specific tayo, no? Pinuntahan ko talaga siya. So ayan, sabi niya dito,
Queenslander. Ah, ayan. Queenslander. Pagpunta mo naman doon, sabi niya, welcome to, ano yun, Tenterfield Shire? New South Wales. So, nasa New South Wales yan. So, papagitna tayo. Ayan. In fact, nandito tayo sa mismong border niyan. Ayan. 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 Queensland. Yay! And New South Wales. Di ba? Nasa dalawang state ako ngayon. Nasa gitna ako ng dalawang state. Di ba? So, pauwi na po kami ngayon, no? Ayan po yung mga gasoline boy. Naglilinis muna ng mga sa, ano nila, ng mga sasakyan nila, oh. Dahil dumaan sila sa mga malikabok, oh. Ayaw nila na likabukan yung mga sasakyan nila, oh. Ingit na ingit naman ako, oh. Ito po yung engineer namin dito sa Brisbane, pero tagalis lang po namin ng sasakyan. Yan po yung boss. Mamaya sila, oh. Binibidyo tayo. Ito po yung bully. Yan boss. Po yung boss ko, yun. Pagkatapos niyang boss, pwede naman yung itim. Ayun, oh. Sige lang. Magkano'ng singil? Meron ba silang paint remover dyan? Magkano'ng singil dyan sa paglilinis na sasakyan? Ha? Huwag na. Basta, tilaan mo lang. Baka naman. Magkano'ng kinikita nyo araw-araw? Sapat-sapat lang. Sapat-sapat.